Ito yung mga updates sa Google browser para ma-update ang browser at ma-utilize yung mga functions and buttons na available sa updated browser. For more easy tutorial, like and subscribe. Sa browser, pag may nakita kayong ganito, update na option sa upper right corner, click mo. After mawawala itong browser, so click mo ulit ang desktop app sa Google para makapag-open ng new browser. Sa updated ng browser, ito yung mga pwede ma-utilize. So punta tayo sa site, no? Ito mababasa natin. So what's new in Chrome? First guys, we have yung side panel. To access the side panel, punta tayo sa kabilang tab. So try to check sa upper right corner, may side panel na. So once na-click mo to, may lalabas dito na parang box. And then click mo yung arrow down. So we have yung reading list, bookmarks, and journeys. So alam naman natin what is bookmarks, no? Paano mag-bookmark ng site or website sa browser, sa Google. So ang reading list guys, parang bookmark lang din, no? So let's say for example, pupunta tayo dito. Gusto kong pumunta sa, okay, sa site ng, okay, Calendly. Ito siya. And then punta tayo sa website ng Calendly. Ayan, so log in sa Calendly, no? Ito yung site or website niya. So by using the reading list, pwede mo siya parang i-bookmark, no? Ilagay, ang purpose kasi ng reading list guys, para i-save yung mga site and website na gusto mo balik-balikan. Okay, for example, ito na-save ko a while ago, buffer. So gusto ko siya i-save itong site, itong website na to. So click mo lang add current tab. Ayun, boom. So na-save na siya dito. X natin tong tab na to. Open tayo ng bagong tab. Ayan. So click natin yung side panel. And then under reading list, okay, gusto ko mag-log in or pumunta sa site or website ng Calendly. Click mo lang to. And then boom. Okay, dito na portion. Ayan, nasa site or website na tayo ng Calendly. So ganun yung reading list. Ang journeys naman, dito makikita mo guys yung mga site and website na na-open or na-access mo a while ago. Parang history siya ba? So click ko yung journeys and then boom. So ayan, pumunta ako a while ngayon lang sa Calendly. Okay, kanina sa buffer. And then okay, LinkedIn 2 days ago, 3 days ago Bitly. So next we have itong translate just what you need. Kumbaga, pwede ka dito mag-translate. It's up to you kung ano yung language na gusto mo. So, paano to siya gamitin? For example, okay, type ulit ako dito sa Google ng, okay, Calendly login. So, nandito ako sa site or sa mga result na to, no? So, all you need to do, guys, right-click kahit saan dito na portion. Okay? And then, makikita mo, translate to English. Okay, try to check, no, wala ditong ano, parang translate na option. So once na-click mo to, ayun, boom, lalabas tong option for translate. So right now, naka-English siya. So gusto ko i-translate into, click the three dots. Okay, choose another language. Gusto ko, click arrow, into Tagalog or Filipino. So click ko yung Filipino and then translate, boom. Try to check guys, no, Filipino or Tagalog na yung mga words and sentences dito. Okay, yung text. Now, kung gusto mo i-translate ulit, pwede mo i-right click and then click translate to Filipino or click mo na lang to translate na option. And then, okay, click the three dots, choose another language. Gusto ko back to English. Okay, English, and then click translate. Ayan, boom. Okay, English na siya. Now, next guys, we have itong option to copy the link. Okay, ito siya ba? Parang arrow going to the right, no? So, let's say for example, okay, punta ako sa website ng Calendly. Ayan, nasa loob na ako, no? Ayan, kung gusto ko ba mag-login or mag-create ng account. So, click mo tong arrow, ibig sabihin share this page. Once na-click mo to, ano bang gusto mo? Copy the link. Okay, pwede mo i-send yung link direct sa email, sa Facebook mo i-post. Okay, sa WhatsApp, Twitter, or LinkedIn. Diba? As well, we have itong QR code, guys. Sobrang ganda. Diba?
So, papwede kang mag-generate ng QR code sa site or website na to. So, kung gusto ko, yes, create QR code, click mo lang and then boom. Okay? So, ito yung QR code ng link or site na to or website na to. Okay, download mo lang para ma-save sa computer. Now, next. Okay, what's new in Chrome? So, get a better view by zooming in or out. Okay, so i-access mo lang yung Zoom Plus or parang may option dito, guys. So, para ma-access mo to, nakalagay dito, click yung 3 dots sa upper right corner and then access yung Zoom. Okay, so eto siya, click 3 dots and then zoom natin 100% or eto, much better, no, full screen. So, try to check ha. Click ko tong full screen. Eto, boom. Sobrang ganda. And then, scroll down ko. Ayan. Pwede mo siya scroll up, scroll down. To exit yung full screen, guys. So, right click mo lang. And then, exit full screen. If this is helpful, like the video and subscribe to my YouTube channel. Thanks for watching.